kayo ng landitan? Hindi ka na virgin. Si Regine, yung singer na kahit kailan hindi ko nakitaan ng insecurity sa mga sumunod na singer sa kanya o yung mga bata. Yes. Kaya lang, di ba, naihuwagaan pa rin yung mga tao. Oh. 20th anniversary ni Sara, bakit daw wala doon ang parents niya? Habang may buhay sa iyo! If ever gamitin yung koryo nila sa anumang awit ni Sara, lalo na dun sa tala, 150,000 per koryo. Talaga ba? Oh, si Pokwang ayaw magpaawat sa social media. Huh? Oh, talagang pinapatulan ni Pokwang ang mga netizen na nagsasabi ng negative sa kanya. Tama ka na, akla! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ano ba si mga lord? Ano ba si Tita Jess? Ano ba si Papa Ogie, Ogie Diaz? Ano pa nga ba ang lagi inyong inihinit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Hoy, bago ang lahat, pinabati natin ang magigiting mga dakilang ina ng tahanan. Yung lalo na yung mga single parents, lalo na yung mga umaakto bilang nanay sa kanilang anak, bahagi man kayo ng LGBTQ, just like me. Uh-oh. Ayan, di ba? Happy, happy Mother's Day po. Yes! Happy Mother's Day, Mommy! Yes, oo. Ako wala na akong nanay, no? Pero happy Mother's Day in heaven. Yes, at happy Mother's Day sa aking Esme. Ay! Ay! Wala akong lalak ganun ah! Yes. Si Mami Soul. Mami Soul! Happy Mother's Day, Mami Soul! Siyempre, yung mga dakilang ina, sinasaluduhan po namin. Yes! Brenna! Happy Mother's Day! Ating pagbati kay Sara Heronimo sa kanyang 20th anniversary concert sa Araneta Coliseum. Congratulations! Ayun daw, ang sinasabi sa Twitter ay legit sold out concert. Yes! Dahil di ba, very early pa lang, pagka-announce pa lang, di ba? Sold out na! Sold out na agad yung mga tickets, no? Correct! Lahat bumili, no, te? Ano na naman yan, Jex? Lahat lang bumili. Okay. Nandun lang, tatampalin kita. Yes! Oh, ayan. Ayan. Oy, naku, nakakaloka. Oh, Diyos ko naman, yung Ashman po, si Sara at si Mateo. Oh! Nagtagpo sa stage. Tapos, Diyos ko, pinakilig ang lahat ng mga tao sa Araneta. Pati tayo. Nakakaloka. Oo nga. Kahit wala kami doon, in fairness, ha. Talagang nag-trending sa Twitter. Oo, yung kanilang pagkikis na parang jahing-jahe pa. O awkward na awkward pa itong si Sara, no? Yes. Kaya naman nung sila ni Regine Velasquez, nag-dueto. Oo. Oh. Sino yung dueto? Nag-dueto. Ay, di ba? Oh. Eh, sabi ni Regine, ayan, o. Oh. Hindi lang kayo ng landian? Landian ng landian? Nakakaloka! Sorry, Miss Reg. Oo, landian ng... Hindi ka na virgin. Siguro naman, o. Oo, nakakaloka. Landian daw ng landian. Tapos... Nakakaloka si Regine, hindi ko kinaya yung hindi ka na ba-virgin? Nakakaloka si Ate Regine, talagang Diyosa, baklang-bakla. Oo, diba? Alam mo, sa totoo lang, Loy, no? Hmm. Si Regine, yung singer na kahit kailan hindi ko nakitaan ng insecurity sa mga sumunod na singer sa kanya o yung mga bata. Hmm. Lagi pang nakasuporta yan sa mga bata. Ganon ang totoong singer. Mm-hmm. Yung alalampasan ko to. Ah, ganon lalampasan mo ko, pwes. Pakakainin kita ng alikabok. Ay! Hindi ganyan si Regine. Very supportive si Regine. Very giving. Yes. That's our queen, Reg. Correct, diba? Oh. Tapos doon ay nakita natin na parang marami raw umiiyak doon sa Habang May Buhay bilang tribute ni Sara sa kanyang parents. Yes. Oh. Andun pa sila, Nay? Wala daw sila. Nice. Eh, kumakanta si Sara, Habang May Buhay sa'yo, ibibigay
Tapos wala doon yung mga parents. Pero nakaano sila, baka nandiyan si mami, si daddy. Baka wala daw. Wala daw ang parents. Pero ang pinaka nakakatuwa doon ay nag-I love you ma, I love you dad, si Sarah. I love you ma, I love you daddy. Kaya lang, di ba, naihiwagaan pa rin yung mga tao. Oh. 20th anniversary ni Sarah, maganda wala doon. Kaya, ang parents niya. Pero at least hindi niya nakalimutan na, nabigyan ng parangal. Pero syempre sa 20 years na yun, napakalaking bahagi ni Mami Divine at saka ni Daddy Delphine sa kanyang career, sa kanyang life, di ba? Kaya naman napakanta siya ng Habang May Buhay Sa Iyo! Ang bangit? Hindi ko naabot. Tapos ko, ha? Ako naabot! Tingnan, tuloy mo kasi binisig mo eh. Sa iyo ibibigay! Yeah! Ha? Na paano si Sarah? Ako parents mo, hindi talaga pupunta. Ganun ba? Nakakaloka, diba? Alam mo, sobrang talagang nag-iisa ang isang Sarah. Kung nag-iisa ang isang region, punya si Sarah nag-iisa. Ha? Talaga ba? Oo. Kaya nga lang yun yan, marami nagtataka bakit wala yung parents. Dapat daw sinuporta na lang yung anak. Boy, tanong nila yun, ha? O doon nababasa ko yan eh. Sana daw nandun para na-witness ni Mami D at ni Daddy D. Yung tinan nyo naman yung anak nyo, oh. Napaka-successful pa rin despite the fact na nag-asawa na. Yes. Eh, hindi pa rin siya iniiwan ng mga fans. Yes. Patuloy pa rin siyang minamahal. At hindi pa rin nagbabago ang boses ni Sarah. Totoo. Diba? Talaga namang powerful pa rin kung powerful. Oo. Sana, no, isang araw makita natin silang tatlo magkakasama. Diyos ko, alam mo kung sino pinakamasaya dyan. Sino? Si Sarah. Oo naman. Oo. Feeling ko yan ang pinaka-hinihiling ni Sarah. Sa Diyos, na sana ay maging okay na sila ni Mami D. Baka na rin talagang magiging susi na lang sa reconciliation is pagdagkaroon na ng baby si Sarah. Oo, minsan daw, di ba, mas mahal daw ng magulang yung tubo kaysa sa puhunan. Ay, sabi nila. Talaga? Oo. Anyway, yan ang hangarin natin, no? Kasundo-sundo na. Diba? At syempre, Loy, ang pinakaabangan ng lahat. Yung Tala Dance Break. Ay! Oo. Tala! 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 Ganyan tala lang. Tala! Oo nga, tinabanggit mo yung tala. Oo. Pero wala mo kinapansin. Ano? Parang nag-iba yung choreo, nag-iba yung mga steps. Ay, ayun na nga yung pinag-uusapan sa Twitterverse na yun. Ay. At saka, di bakit daw wala ang Gforce? Oo nga, bakit daw hindi kinuha ang Gforce ni Sarah bilang backup dancers? Eh, syempre, noon si Sarah na pag may mga hataw na sayaw, Gforce ang nasa likod. At saka, na yun, napakalaking parte din ng 20 years na yung Gforce. Oo. Dahil lahat ng mga trending yung mga dance steps, di ba yun yung gumawa? Ayun na nga, Andrew. Yeah. Oh, hindi ko mag-uusapan yan. Oh, ano, chika? Ang sabi doon ay parang hindi nagkasundo yung producer tsaka si Gforce o si Teacher Yourself. Dito sa Twitter, nabasa lang natin na parang hindi nga nagkasundo kaya ayaw daw ipagamit ni Teacher Yourself yung dance steps, yung choreo na mga ginawa for Sarah noon. So, parang, tapos lumalabas ba dun sa Twitter na parang nabwisit daw si Boss Vic? Bakit? Parang may nagsabi pa na ang taas daw maningil ng Gforce. Oo, kaya hindi na inaprubahan ni Boss Vic. Eh, may requirement pa si Sarah. Gusto niya maraming dancers. Oh. Sabi naman nito, ito nakarating lang sa amin, ewan ko kung true. Yeah. Sabi naman nung kabila, nung Gforce, gusto lang nila limited lang yung dancers.
Eh, gusto ni Sarah marami. Ang nagwagiraw sa dulo, si Sarah, na gusto maraming dancers. Kaya, nawala sa eksena ang Gforce. At kumuha na lamang ng ibang dancers na mapoprovide siya ng maraming backup. Yo, true ba yan? Oo, okay. Tapos ang ending pa, ito, si Teacher Jurcel ay sabi, ha? Oo. Eh, para nagbigay daw ng demand letter. If ever, gamitin yung koryo nila sa anumang awit ni Sarah, lalo na dun sa tala, 150,000 per koryo. Talaga ba? Oo, yung sisingilin nila. Kaya kung mapapansin nyo, hindi masyadong ginamit yung mga, yung ano mo yun, yung steps na. Yun, wala, nawala raw. Yun kaya inipan. Kaya nanibago rin yung mga tao sa Araneta. Parang mas maganda yung dati. Kaya yun ang lumalabas sa storya ngayon sa Twitter. Na tayo naman, ano, pinipilit natin makuha naman yung panig ng Gforce. At may nakausap nga tayo doon na isang dancer ng Gforce. Na at ang sabi niya ay wala raw silang alam doon. Nagtataka nga rin daw sila bakit hindi sila naging part ng 20th anniversary ni Sarah. Yun. And wala rin naman daw sinasabi sa kanila si Teacher Jurcel kung anong naganap. Iniwala ka naman, te. Ayaw mo na, yun ang sinabi ng source. Ha? Oo. Pero nakaka-curious na lang kung ano talaga yung rason, no? Oo, oo. Eh, parang ito, nasabi nga din ng isang source ko naman na parang hindi nagkasundo sa creative. Yung kampo ni Sarah at kampo ng Gforce. Pero di ba, Loy, pagkabisado mo na yung tinuturuan mo ng choreo, parang madali na lang kasi kayo lagi magkasama. Tsaka kabisado mo kung ano yung kakayanin na steps nung ni Sarah. Pero syempre, maliit na porsyento lamang ito para maka-apekto sa kabuuan ng concert. Kaya lang yan ang issue ngayon. Oh, kasi na, di ba, ang dami na nilang pinagsamahan. Di ba, parang napakalaki ba talaga ng rason para hindi ma-resolve ba amongst themselves, no? Oo. At ito na nga, Loy, no? Oh. Syempre, tinext ko si Teacher Jurcel tungkol dito sa isyong ito. At ang sabi ni Teacher Jurcel, thank you for asking and not speculating. Walang side nila or side ko. Isa lang ang mitihiin ng lahat. Support SG on her 20th year. SG is 35 years old. We've been training her and Gforce have been dancing with her for 16 years. She's looking for growth as an artist and as a person. She wants to try other things. There were artistic differences and I want to support her as she embarks on this new chapter even if it means stepping out for a while. Mama Ogs, I did everything out of love and respect for her as an artist and a friend. Parang love team kami for 16 years but this year gusto niya to try other things. This process was painful for Gforce. Most of them cried, especially the choreographers who have been training hard to bring out the best in her. It's like a breakup. SG wants something else. I want her to exercise that artistic freedom, but it's also my right to exercise my artistic freedom. I had to pull out 2 months ago in March. Of course, my team will always understand and respect my decision. This is me encouraging SG to experience that creative freedom and to be the ultimate decision maker in producing and directing her 20th anniversary concert. At tinanong din natin siya, no, Loy, kung totoong since di sila kinuha ay nag-demand ba ang Gforce ng 150,000 per koryo kapag ginamit sa concert. At ito'y pinaklarify natin kay TG. At ang sabi niya, Mama Ogs, OMG, demand? Why will I demand?
Wala ako sa position to demand for anything, especially when no work is delivered. But I can quote for the price of the use of my copyrighted works. I sent a personal letter, not a demand letter. I did not demand. Not being a part of her 20th is my gift of freedom so she can fully express her creative dreams. I sent her a message of humbum love and energy on the day of the concert after she greeted me on our 20th anniversary. Our relationship should be okay and not be affected by public opinion. End of quote. Well, anyway, at ang panig naman ng Viva, since sila yung producer, Loy. May nakausap din tayo mula sa Viva Camp at isa lamang din ang sinabi ng ating source. Meron silang concert director at producer na siyang may final say at naiintindihan din nila si Teacher Jorcel kung ayaw man itong i-compromise ang kanyang artistic freedom. Tungkol naman sa 150,000 pesos na demand per choreo ni Teacher Jorcel, yes, it's true daw, pero para wala na lang issue, iniba na lamang ng backup dancers ni Sarah ang choreography. Pero noon lang daw sila nakarinig na may intellectual property pala ang dance steps. Paano raw ba yung nagpauso ng cha-cha, ng tango at iba pang pinausong sayaw na nagpasalin-salin at ginagamit din sa mga concerts? Idinagdag pa ng aming source na sakalang tinanggap ni Paolo Valenciano na i-direct ang 20th anniversary concert ni Sarah nung bigyan ito ng assurance na bumitaw na si Teacher Jorcel. Dahil kung si TG pa rin umano, ang choreographer na nagiging creative director na rin, ay sigurado lamang daw na magka-clash sila ng anak ni Gary V. Sana noon, Loy, magkaayos kasi syempre may pinagsamahan si Sarah at saka Gforce. At saka hindi rin naman natin madilinin na malaki rin ang naging tulong ni Sarah para maging matunog at maging maingay at maging malakas ang Gforce, di ba? Oo, manay. Pero nakakalungkot lang kasi hindi mo na mababalik yung 20th year celebration. Oo. Mali mo sa 21st. Sa debut. Ako sa debut. Lalaki si Sarah. So, mas nakakalungkot ito. Si Pokwang ayaw magpaawat sa social media. Huh? Oh, talagang pinapatulan ni Pokwang ang mga netizen na nagsasabi ng negative sa kanya. Oh. Alam mo, Loy, kung bakit? Bakit? Kasi syempre, nagpa-interview itong si Leo Bryan sa PET. Oh. At ang sinabi nga ni Leo Bryan, Loy, ano? Eh, ito na yung nasa sulat. Masa? English eh. Uh-uh. All I can say is, I love my daughter more than anything in this world. And you know what? I always have love for the mother of my child because she brought my child into this world. And that's my story. That's all I can say. Sabi niya. Sinagot ba yun ni Pokwang? Ay! Sabi niya, oh. Ano sabi ni Pokwang? The design is very plastic and narcissistic. Ha 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 ha. Pag bumukhain akong masama, user, tama na, hoy! Nakakaloka. Oo, alam nyo, pati yung mga netizen talagang, hindi rin nagpaawat si Pokwang, sinagot. Ay! Katulad ng... Sabi ng isang netizen, ay, nandun na tayo kung may mali siya, pero he is a gentleman. Sabi ni Pokwang. Ha? Sabi ng gano'n. Ano pa sinabi ni Pokwang? Sabi niya, a victim! Oh. Tapos may sinabi pa, Loy, ano sabi? Sabi niya, tama ka na, akla! Akla ba? Akla ba o omboy? Tapos meron pa nagsabi, I really wish they set aside their differences for their child. Pokwang, your ex might have hurt you, but I'm sure his love for your child is there. Sabi ni Pokwang, hindi rin? Wag na, masaya kami na wala yan, susmi. Sabi niya ganun. Tapos? Grabe, ang daming sagot ni Miss Poki, ha? Ayaw niya paawat talaga si Mari. Oh. Ayaw ka naman sabihin, mag-ayos na kayo. Baka ako naman ang sagutin niya. Bigyan mo pa ng chance, Miss Pokwang. Love is lovelier the second time around. Sabi niya, no! Enough na, magpapakain! Sarili ko naman at mga anak ko this time. Sabi ko, talagang galit si Pokwang. Ayaw niya na magpakain? Mm-mm.
grabe naman. Oo. Ano pa sabi? Sabi niya sa netizen na, he's such a gentleman. He thinks about her daughter as Malia may read these news someday. You don't say bad things about the father if your child in public. Makikita mo may pinag-aralan at sa wala. Peace. Sabi niya ganon. Sabi ni Miss Pokwang. Ano sabi ni Poki? So, may problema ka sa mga walang pinag-aralan dahil walang kakayahan? Napakataas mo, Inday! Huwag ganon! Kakaya ka! Sip-sipot sa banyaga! Oh my Ay. God, talagang Diyos ko. Hateness, no? Nakakaloka, parang si Jigs yun ah. Naku, ilan lang yan, pero ang dami-dami. Ang dami, ano, Nay! Pag-ubos yung times niya. Lang! Oo. Mukhang mother and son sina Pokwang at Lee. Lee deserved better than Pokwang, just my two cents. Sabi ni Pokwang, wow, coming from you, ha, toko? Ay, sinabihan niya ng gano'n? Ano po, ang dami pong sagot ni Pokwang dito. Ang sipag niya, ang sipag ni Mamshi, ha? Kayo na maghanap sa IG ng pet. Yes. Pero alam mo, no, hindi natin alam kung gaano kalalim yung nagawang kasalanan ni Papang Lee para kay Pokwang, no? Hindi rin naman natin maalis kay Papang Lee kung ganun lang ang maging sagot niya. Bilang nanay naman kasi ng anak niya si Maring Pokwang. Yes. Oo. Sana, no, magkaayos si Mamang Pokwang at si Papang Lee para na lang kay Malia may inaanak. Oo, di ba? Pag puro ka ganyan, Tay. Laging sa uli, sana magkaayos. Maglalatag ka ng kwento, tapos sa dulo, magkakaayos. Puro ka nalang ganyan. Ano ba? Ayaw mo nang gano'n. Sana magkaayos. Sana magkaayos. Maglalatag ka. Alam niyo, ituloy. Gusto mo ba lalo magkagulo? Ayaw mo ko kayo. Ganun ba, Jex? Alam niyo, ituloy niyo lang po kung ang tsakali yung away niyo. Oh, magbanggaan kayo. Oo, huwag kayong magbabate. Huwag kayong magkakaayos. Okay kayo? Ibate na iba. No? Iba naman. Sana magkaayos na kayo para may maibalita naman. Nakikinig dito kay Jess? Nakikinig dito kay Jess. Parang sirao. Ipapadala pa naman sa kanyang gcash si Papang. Oh. Gagapadala mo na ni Papang kay Malia. Anyway, sana magkaayos. Saka na ito! Sana magkaayos. Anyway, ito naman ayos naman ang premiere night. Ay! Oo! Siyempre, umattend po kami dahil invited po kami ni Direk Ruel S. Bayani ng Prime Video at ni Maring Sylvia Sanchez. Yes. At Atayde Family. Yes. Oh, sa blue carpet premiere ng Cattleya Killer. Yes! Yeah. Siyempre, kumbaga yung first episode at yung konti ng episode 2 ipinakita sa atin. Yes! Ano? At yan nga, ang dami-dami nating artistang nakita dyan. Oo. Tulad nila, EJ Falcon. Yes. Oo. Si Yubes Azarcon, si Jason Gainza, si Bayani, kasama si Lenlen. Yes. Si Vong Navarro. Yes. Oo. At kasi si yung asawa ni Vong Navarro, si Tanya, ay creative manager ng Cattleya Killer. Oo, andyan din si Zanjo Marulo bilang suporta kay Ria Taite. Yes. Oo, sa kanyang jowa. Oo. Yes. Andun din si Maine Mendoza. Ay, oo. Na-close na close kina Daddy Art, di ba? Ayan, no? Oh, di ba eh? Oh, at syempre, naku, marami pa. Sino pa yung nakita natin? Sina Jameson Blake. Yes. Si Tita Cory Vidane, si Direk Lauren. Si Joseph Marco. Joseph Marco. Yes. Oh, si Deo and Rinal, andyan si Maris Racal. Si Maris Racal, si Filomeno, si Jake Cuenca, nakasama rin si Cass. Si Ricky Davao, kasama ang kanya anak na si Ara. Yes. Oo. At sino pa? Sina Jericho Rosales. Yes, oo. Gerald Anderson, nandiyan din. Enchong Din. Enchong Din, nandiyan din. Yes. Ang daming artista. Si J.K. Labaho. Si J.K. Labaho. Si Elijah. Elijah Canlas. Yes.
Alma Concepcion. Alma Concepcion. Yes. Si Christopher De Leon ang Jim. Ay, syempre, yung cast dyan. Oo, syempre, directed by Dan Villegas. Yes. Oo. Yan ay mapapanood. 6 parts yan. Mag-binge watching na kayo. Yes. Sa Prime Video. Yes. Starting ng June 1. June 1 yan, oo. Gaya ka na sabi ni, ano, ni Bayani, na, no? Ang dami yung sumuportang artista kasi na mabait yung Ataide family. Correct. Mabait ang Ataide at mabait din si Arjo. Mm-hmm. Andyan din yung mga konsihal. Yes. Ng District 1 ng yes. Quezon City, oh. Oh. Ayan, oh, talagang binidyo ko sila. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos ang sarap ng food. Oh. Oh. Muntik mag-uwi si Loy. Uy! Hindi naman! Para dalhan kid si Jex. Ah. Oh. Kaya lang, hindi na, ano, dahil sabi nung ano doon, waiter, pasensya na po, wala po kami tab. Sabi mo, ay, ganun. Kaya nilagay na lang ni Loy sa cleavage niya. Hindi ka siya! Wala kasi. May bagsak. Kaya pala gutom ka ngayon. Busog ang cleavage. Karin chan. Gutom. Kasi, di ba, hindi ko natikman yung pasta sa yung ano, a dessert? Correct. Ikaw nag-dessert ka. Di ba? Oo. Ayan, marami pa kong iba. Si Joseph Marco, nandiyan yung kasama ng jowa niyang kafam. Yes. Diba? Si Miss Dash na yata yung name, no? Dash na, oo. Tapos, si Enzo Pineda. Yes. Saka si Michelle Vito. Oo. Oo. Si Jane na napaka-sexy. Diba? Hindi mo nakilala. Kantong-kanta yung mukha ni ate girl ngayon. Jane Oinesa. Si Jane Oinesa, nakakaloka. Diba? Napaka-sexy. May abs. Oo, diba? Natinong natin, anong birthday gift niya kay RK Bagatsin? Ano daw? Pagmamahal. Oo. Diba? Ayan. Siyempre, marami pa tayong hindi nabanggit. Pero, pasensya na. Pero, ayan ang mga picture niyo. Oo, ha? At siyempre, congratulations sa Ataide family. Yes. At sa Nathan Films. Yes. Oo, yun na yung production na outfit ng mga Ataide, Nathan. Mm. Kasi yun yung street nila sa isang subdivision. Ah, Nathan Street. Yun. Oo, yun yun. Kaya, ang dami pa rin nilang naka-line up. Wow! Oo, ang taray, diba? Boga! Oo, congratulations again. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Lahat po ng mga manonood namin na hindi pa po namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na po kayo. Dahil napakadali lang, i-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung ibigay po ang aming episode at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment na po below, i-click ang like button, at huwag ka naman i-click ang notification bell. Kaya pag-click nyo yan kayo, una-una manonotify na meron kami ng latest update na siyempre pang kanya-kanya natin channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po yung napakasaya naming kwentuhan. Kasama si Mayor Tonton Bustos. Di ba na? Tonton Pampang. Yes. At syempre, hello kay Tita Geng ng Highland Valley Resort sa Pagtabangan Nueva Ecija. Di ba? Pupunta kami dyan, promise. Yes. At syempre, sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. Kami may vlog. Tapos wala naman bago. May bago tayo panoorin nyo. Tapos. At pasalamatan ko lang, te, at Rene Beauty Lounge, ang Ideal Vision. Ang Just Relax Massage and Spa at ang End Transition PA. Thank you po! Hindi natin sasama yun sa concert. Ang maraming babatiin yan doon. Bawal bumati doon na dapat ipakita natin kung ano yung ating naitatago pang talent. Yes! Sa ating ichika muna, dali lang! June 23 na po yan, 8 p.m. Yes. Friday po yan. For tickets, ayan po. Mag-PM lamang po kayo sa OGDS Showbiz Update fan page. Yes. Ayan. At meron po rin kami number dyan, ano, na kukontakin ninyo. Yung OGDS Showbiz Update na may 20,000 plus followers. Yes. Habang naghihikab si Loy. Yes! Kitang-kita eh. Sorry! Oo, tapos, oo, yung number po nandiyan. Yes! Yan, yan lang po kayo tatawag, ano? Para sa mga seats, okay, na yung pipiliin. Meron po kami 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 na ticket price po. Yes. Ayan, ako, alam niyo, huwag niyong panghinayangan yan. Oh. Unang-una,
nag-enjoy ka na nakatulong ka pa sa Kasusu Foundation sa mga breast cancer patients natin at sa pamamahagi ng libreng dugo naman ng Dugong Alay Dugtong Buhay Foundation. Sa dalawa po na foundation ang matutulungan ninyo. At nag-enjoy pa kayo. At nakita niyo pa kami in person. Yes. Oo, ha? At meron kaming, may photo. Ha? Meron? Yes. Talaga? Kung may magpapakichus. Ha? Oo. Baka magsilayasan eh. Ito lang pala mga itsura ng mga baklang to. Oh. Abo! Ha? Ito baka gumano. Uy, wag kayo kumalik. Sabi nga rin ng isang subscriber natin na ano na bumili ng ticket eh, hindi daw na inisip na bumili sila ng ticket, ang inisip na nag-donate sila. Oo, oh, diba? Ganun lang naman yun. Diyos ko, oo. Ayan, syempre ito ay sa direksyon ng nakakatawa nating friend. Yes. And, kaya siyang kinuha natin si Direct Noel Escondo. Wow! Nakaka-excite! Oo, ayan na. Oo, mag-ano na kayo, baka maubusan kayo ng magandang seats. Oo nga. Okay. At syempre pa, ang aking panayam sa Bex Battalion. Oh! Oo, wow. Naku, nakakaloka. Kanilang mga revelation naman, bagong bangko. What? Oo, akala ng mga tao eh, masaya raw ang buhay nila, pero hindi. Nakakaloka yung revelation nila. Eto. Siyempre, yung ibang mga tao curious nila malaman, si MC at si Lassie nasa Showtime, bakit hindi nakasama si Chad? Dahil ayaw niya kay Chad. Oh. Because yung... Pagbihin mo na, diretso mo na. Hindi, pag meron kasi, hindi kasi, eto naman, hindi ka dito. Madalas kung makita si MC, ang dami niya ang kuda. Parang lagi kang marami pinaringgan. Sa beses lang yun. Alin doon? Sino bang kalaban mo? Ay kasi may mga tao kasing... Mahirap naman kung yung alam mo yun, baka hindi mag-swap pag pumasok ako. Actually, nai-issue yan. Oo, lagi. Eh. Nababash pa nga siya. Masigla pa rin ba ang bahay ng Bex? Bex house? Ay, hindi na sila doon nakatire. Ano mag-iisip ni Hawkins? Bakit ganun ang sinabi ni Lassie? Alam mo na yan? Ba't inaparang mo pa? Alam mo ba mga on? After two interviews, ang Bex Battalion, grabe! Ayan! Yan lang po ay sa OGDS. Inspires. Siyempre, ang KSS, kung sakasakali, sa Pai Channel lamang po yan. At meron din sa YouTube, ha? 8 PM Mondays through Fridays, okay? At nasa I1TFC na rin po ang OGDS. Inspires. Ayan, ha? At siyempre pa, ha? Kung gusto nyo pong mag-Boracay, nako, ilista nyo na po ang Ohana Boracay Beach Resort sa Station 3. Yes! Yan ha. Ayan po, para magkaroon ka idea, ohana.com, yun po yung kanilang website. Yes. Pwede po mag-book dyan. Kung tumatagap din po sila dyan ng GCash payment. Yes. O, di ba? At syempre, Premier Drip, maraming salamat sa pag-sponsor. Ang Beauty Derm, maraming yes. salamat bilang major sponsor. Thank you, at ang co-presenter natin sa ating benefit show ay ang RCC Staffing Solution USA. Ayan, maraming salamat sa inyo, ha? At ito po ulit yung link ko at papausin OGPS sa lagi nang sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Everything is a blessing! Ano pa nga pa ang laging yung inihilit sa amin? Ah! Chika mo na! Dali! Huwag ka ng ano ha? Jakes, bati ka ng bati. Oo nga. Wala kang babatiin sa show sa June 23 ha? Kaya nga. Oo. Bawal. Oo. Tsaka bawal manghingi ng GCash. Ah! Oo. Ha? Unless, unless gusto mo maging member din ng Kasusu Foundation. Okay lang. Support out na lang ako. Kakalabit ka na.